malayo pala ako naririnig ko na boses mo. Kaya hindi ko kailangan malaman kung anong nangyari dito. Pareho kayo nito ni Dolores eh, no? Wala sa lugar. Kaya bagay kayo, isama kayo. Paano nagawang lokohin ni Izel ang anak ko? Ma'am, they presented fake documents. Malamang na magkasabot silang magpinsan. Tama yung sinabi ng amiga ko. Baon na sa utang ang pamilya ni Izel, kaya niya nagawa yon. Kukumprontahin ko ang babaeng yon. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong yung dalawang yon kapag nalaman kong niloko talaga nila si Victor. Wala ka bang gusto sa akin? Nagkagusto na rin ako sa'yo. Nahulog ang loob ko sa'yo dahil mabait ka sa'kin. Anong ibig mong sabihin? Tayo na? Salamat, Dolores! Luna! Luna! Ibig niyo po ito! Luna! Lisa, kunin mo yung gamot ko din sa bag ko. Pinahihilo ako. Sa bag ko. Narito po ba? Tinis ko na po kayo. Gagaling na po kayo. Mawawala na po ang isa nyo. Walang ka duda-duda. Magaling ka na nga. Kulang lang yung mangkok kainin mo eh. Siba ka na naman, ha? Alam niyo po, hindi ko kayo maintindihan. Kasi nung nasa ospital po ako, pilit niyo po ako pinapakain. Eh, ayoko naman po kumain. Yung gusto ko kumain, sasabihan niyo ako masiba. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Kaya ayaw kita papupuntahin kay Elisa eh. Buti hindi masyadong nagkasakitan yung dalawa. Naawat ko naman sila, kuya. Awat. Ay, Josie, maghanda mo nga ng makakayang chakwat ng tatay mo. O, kumusta ka na, Tom? Buti naman po. Siyang, kamusta na po si Mang Victor at si Mang Rex? Nag-away po ba sila? Masa nagpapaabot sila eh. Sa'yo. Kawawa naman po pala si Mang Victor. Oh, ano namang kawawa doon? Dapat nga lang na masapak ni Rex si Victor. Pero mas mabang manapak, di ba? O, teka lang. Bakit parang kinakampihan niyo si Victor? Dapat kasi Rex ang kinakampihan ninyo dahil yun, nagpapautang sa tatay ninyo. Eh bakit kay Victor ba may napala tayo? Wala naman, di ba? Kain na. Oh. Wala? Kumusta po ang pakiramdam niyo? Nabawasan na ng konti pagkahilo ko. Babantayan ko po kayo habang nagpapahinga po kayo. Sabihin niyo lang po sa akin kapag may kailangan po kayo, ha? Maraming salamat sa iyo, Elisa, ha? Mabuti at dumating ka kanina. Kasi kung hindi, mag-isa lang ako dito. Tapos walang magbibigay sa akin ng gamot ko. Wala po yun. Alam po naman po may kasalanan po ako sa inyo, eh. At saka nag-alat po kayo sa akin. Kaya po nandito po ako para pagsilbihan po kayo. Wala na yun. Kalimutan mo na yun, ha? Tsaka hindi mo na kailangan gawin yun. Pero sabi po ni Inay, ganun po dapat ang isang pamilya. Ang isang pamilya, nagmamahalan. At saka po, inalaga ng isa't isa. Ganun nga po kami sa pandakan nun, eh. Napakabait mong bata talaga. Thank you po, Lola. Kasi daw po, sabi po ni Inay, dapat daw po, palagi daw po ako mabait. Kasi po, ang isang bata na mabait, mapupunta daw po sa heaven. Tapos po, pagtapos yung maririnig niyo po yung
Ang galing ni Lola! Yun ang sabi sa akin ni Manang Feli. Kasi tumawag ako para alamin kung nandun si Ma'am Claudia kasi wala pa siya dito ngayon sa office. Eh, ayun, nandun daw. Tsaka mainit ang ulo. Bakit kaya? Ewan ko. Eh, kung tungkol yun dito sa office, tumawag na yun agad sa akin. Eh, baka naman alam na niya yung mga pinagagawa mo. Are you nuts? Kung alam niya yun, edi dapat by now sinugod niya na ako. Alam mo, mabuti pa umuwi ka muna. Alamin mo kung bakit mainit ang ulo niya. Pero mag-ingat ka, ha? Huwag mo ipahalata that you're trying to fish for information. Lalo lang tayo mabubuko. Sino mabubuko? Meron ba nangyayari dito na hindi ko alam? Ano pinag-uusapan niyo? Bakit may mabubuko? Ah, no, honey. I was telling Odette na ayaw muna sana kitang pauwiin. Because I don't want Mama to see you like that. That you're distraught. Baka mabuko na nakipag-away ka. I agree. Tama nga na may ginawala siyang alam. Magagalit niya pag may nalaman niya na may nangyari sa akin masama. Total, marami pa naman akong gawin. Dito muna ako. Okay. Okay. Iwan ko muna kayo, ha? Next time, we have to be very extra careful. Baka mamaya kung ano na naririnig kay Victor. Mabuko tayo lalo. Lola, higupin niyo na po ito para po gumaling na po kayo agad. Masakit po ba sa inyo? Hindi, wala. Wala, okay na po. Ahal na po ba ng soup? Lisa, I'm sorry, ha? Bakit po kayo nagsasorry? Dapat nga po ako ba magsasorry sa inyo? Kasi po, marami po akong kasalanan sa inyo. Hindi. Wala yung mga kasalanan mo kumpara sa mga nagawa ko sa'yo. Patuwarin mo ako, ha? Sino po kayong umiyak? Ang importante po, masaya na po tayo ngayon. Masaya nga ako, Elisa. Kasi isang pamilya na tayo. Kaya dapat tayong magmahalan. At alagaan natin ang isa't isa, ha? Isang malaking check! Hindi na ako inawat ni Dolores. Gigrip po ako yung hayop na yun, eh. Kung talaga lumalabas pa rin yung pagiging sa akin ganun. Gusto ko na magbago, eh. Pero meron talaga mga taong pinipigay yung pasensya ko. Lalo na yung Victor na yan. Selos ka lang. Di kasi mawala sa isip ko na ex ni Dolores. Saka baka naman natatakot ka kasi baka bahanda muli sila pa magkatuluyan. Hindi na sila magkakabalikan. Umamin na si Dolores sa akin na may nararamdaman din siya. Sota ko na si Dolores. Oh? Sinagot ka niya? Baka naman ikaw na nakakaalam niyan.
Sabihin mo, inggit ka lang. Dahil hindi mo akalaing magiging kami. Akin na siya. Wala na siyang kawala sa akin. Sana nga. Dahil pag nakilala ka ni Elisa, todas ka. Todas ako. Laglag ka kay Dolores. Kala ko ba hindi ko iniisip yan? May solusyon na ako para dyan. Simpleng-simple. Ilalayo ko si Dolores. Paano kung makikilala ni Elisa kung hindi ko magkikita, di ba? Ano naman dadahil lang kay Dolores para mailayo mo siya? Wala kang bilib sa akin eh. Malalaman mo na lang. Hi, ma'am. Good morning. Kumusta na po kayo? Nabalitaan ko kasi kay Lita na inatake kayo ng migraine, kaya napasugod po ako dito eh. I'm feeling good. Saan po ba kayo nanggaling? Ba't po na-trigger yung migraine ninyo? Meron lang akong nalaman na nagpainit sa ulo ko. Talaga po? Ano po yun? Puntik na tayo dun ah. Buti na nakita ko siya agad. May narinig kaya siya? Sana naman wala. May nililihim sa akin ang dalawang ito. Aalamin ko kung ano. Hindi mo kailangan malaman, Odette. It's none of your damned business. Magaling na nga po kayo. Sige ma'am, I'll be just around. Baka kasi kailangan ninyo po ako. Hindi na magandang kutob ko sa'yo, Odette. I'm no longer sure if you're still loyal to me or nabili ka na ni Izel. Elisa, busog na ako. Matid mo na ako sa room ko, ha? Opo, Lola. Ma'am, pag may kailangan po kayo, ha? Patawag niyo lang po ako. Alam mo, nakakatuwa mag-banding yung mag-lola. Mukhang naalis yung init na ulo ni Ma'am Claudia. Eh, mala. Naging mabait si Ma'am Elisa. Eh, lagi kayang kumukulang dugo niya doon sa bata. Nyebes, mas matimbang pa rin ang dugo kaysa sa tubig. Apo naman niya yun eh. Mananaig pa rin ang pagmamahal niya doon sa bata. At saka, napakabait na bata yun si Elisa. Hoy! Ngayon na pa kayo nagchichismisan ah. Pwede ba magtrabaho muna kayo? Sensya na mo. Ma'am, excuse me po. Halika, tulungan mo nga ako. Magsasampay. Magsasampay mga kipinahin. Hello, Izel. No worries. Mukhang walang alam si Ma'am Claudia sa pinanggagawa ko. Safe na safe ka pa rin. Parang saya mo ah. Ano yung kwento mo? Eh, good news kasi yung kwento ko sa'yo. Ano naman yun? Yung kaibigan ko, nag-aalok ng trabaho. Ginagawa niya akong bisor sa isang warehouse niya sa supermarket. Maganda yung sweldo. Tsaka, maayos din ang benepisyo. Ah, talaga? Wow, good news naman yan. Eh, saan yung supermarket? Sa Bicol. Layo naman. Ayaw mo ba? Kasi may naghihintay din sa'yo yung trabaho. Nirekomenda kita maging kahera para magkasama tayo. Dolores, lumayo na tayo dito. Hindi na tayo tumira. Iwanan natin yung magulong buhay dito. Pangako ko sa'yo magiging masaya tayo doon. Ayusin natin ang buhay natin. Pwede mo itong bigay yung proposal kay CC para ma-double check na. Okay, sir. I will. And also, paki-follow up mo kay Attorney Gomez yung iba pang mga documents na kailangan ko. Especially yung sa SEC. Yes, sir. Follow up ko po. I'm sure it's going to be a good investment. Magaling po talaga ang family ni Izel sa resort business. I know. Kaya nga hindi ako nagkamali na mag-invest sa family business na lang. Sa Bicol tayo titira? Mahal tayo mo ba? Eh, paano na si Elisa? Pwede mo ba naman sa Dalawin eh. Ang layo ng Bicol?
nawawala sa layo yan. Pwede mo natin gawa ng paraan yun eh. Yung iba nga nag-a-abroad pa eh. Dolores, alam mo, mas magiging maayos ang buhay natin doon. At saka kung nakapagtrabaho ka na doon, pwede mo pang bawiin si Elisa. Pwede mong sabihin sa korte na mas mabubuhay mo na sa ngayon kaysa may trabaho ka na. Hindi ka tulad pag nandito ka. Lagi ka nalang nakikiusap kay Victor. Salamat at sinasama mo sa plano mo si Elisa. Siyempre naman, mahal kita eh. Sige, pag-iisipan ako. Bakit hindi ka pumayas sa plano ni Rex? Malay mo, magbuhay Donya ka doon. Anong buhay Donya? Eh, magtatrabaho kami doon. Oy, maabilidad si Rex, ha? Tsaka, alam ko, may racket yun. Milyon kung kumita. Paano mo naman alaman? Hinala ko lang. Tsaka yun ang basa ko sa kanya, maabilidad siyang tao. Tsaka kung iniisip mo na naman eh si Elisa, eh di, kumuha na lang kayo ng sarili ng anak para hindi puro si Elisa yung iniisip mo. Ano tama yung sinabi mo? Mas maganda nga yung lumayo na kayo, tsaka magpamilya. Eh, pag may pinagkakabalaan ka na, hindi mo na masyadong pinong problema yung anak mo. Eh, hindi naman yung pababayaan ng tatay niya. Madaling sabihin, pero mahirap kalimutan si Elisa. Hindi ko kaya tanggalin si Elisa sa puso. Ayoko naman lumayo para lang kalimutan ko siya. Kahit magkaanak pa ako, hindi mo nawala si Elisa sa puso. Kahit mamatay pa ako, si Elisa pa rin ang laman ng puso ko. Dolores, hindi naman namin sinabing kalimutan mo si Elisa ng tuluyan. Sa amin lang eh, patuloy mo yung buhay mo. Mama Dolores, di ba ang sabi naman ni Rex, kukunin niyo si Elisa? Ibig sabihin nun, hindi ni Echipuera si Elisa. Kakaloka ka? Oo nga eh, kaya nga masaya nga ako kay Rex. Kasi gusto nga makuha namin si Elisa. Eh, yun naman pala eh. Eh, bakit ka nagdadalawang isip? Dolores, kung ako sa'yo, umaya ka na sa plano ni Rex. Boto ko sa kanya. Alam ko magiging mabuti siyang asawa. Ma? Hi, Ma. We're home. Nasa labas lang si Victor. Halik ni Judas. Sorry? Is there something wrong, Mama? Alam ko na lahat ng ginawa mong panloloko sa akin at Victor. Ma, I don't understand. What are you trying to say? Wala kayong binibentang shares sa kumpanya ninyo dahil wala kayong pinatatayong resort. Ma, that's not true. Baka nagkakamali ka lang. Hindi totoo ang sinasabi mo. Ako pa ngayon ang sinungaling, Sam. You want proof? Here it is, our own lies! They're all lies! They're all fake! Ma, matagal nang baon sa utang ang pamilya ninyo. Walang binibiling share si Victor sa kumpanya ninyo. Tinangay mo lang ang 50 million ng anak ko at yung 10 million na hinahanap ko sa'yo, binulsa mo lang. How could you have done it to Victor Isel? He is your husband! Ma, don't you dare deny it. Alam ko na ngayon. Pinakasalan mo lang si Victor dahil isa kang patay gutom na gusto makaahon sa hirap! Ang pinakamalaking pagkakamali ng anak ko ay ang pinakasalan kanya! What a stupid blunder that he made! Masahol ka ba kay Dolores? You filthy gold digger! Hanggang!
Kapal ang mukha mo! Lumayas sa pamamahay ka! Ma, mag-usapan muna natin ito, balik niya. Ay, wala ka nun, ma! Don't call me, ma! Wala akong manmukha na malalaka! Lola, ano pang nangyari? Tawagin mo tatay. Elisa, wag! Ma! Ma, please. Mag-usapan muna natin ito. Mabuting malaman ni Victor para hiwalayin ka na niya at mabulok ka na sa kulungan! Ma! Ma, please! Tawagin mo na lang, please! May kasalanan. Lumana sana ako. Alaman ang desisyon mo. Pwede ba puntahan ko muna si Elisa para makapagpaalam? Ayoko na kasing umalis sa hindi niya nalalaman kung saan ako pumunta. Bakit mo hinihayaan yung mangyari sa lolo mo? Po? Alam ko na totoo nangyari. Bakit mo hinihayaan na mahulog ang lolo mo sa altan? Hayop kang Claudia ka. Nabuhay ka ba? Pwes, hindi na mangyayari yun dahil patatahimikin na kita.